ginagawa niyo pagka na-traffic? Naglaro ng zombie at tongit. Zombie and tongit. Tongit. Zombie tsunami ba yun? Hindi yung tsunami, pambata yun eh. Okay. Ito, zombie-zombie din to eh. Zombie. Yung bubble at saka... Ay, yung bubble. Tongit, sir. May gumawa ng app. Pinoy siguro gumawa niyan. Pero hindi ito yung online na ang kalaban mo lang dito, computer. Ang pero ko dito, ano na eh, $50 million na eh. Kung totoo lang yun, edo, bakit hindi? Mahilig kayo mag-play ng game, sir, pag nasa traffic. Pag nasa traffic, because I don't read either play or sleep. Actually, naglalaro ako para antokin ako. Kasi, wala naman akong wang-wang. Wala akong backup. So, just like anyone else, I have to bear with it. Sir, iba pang ginagawa mo sa free time? I sleep or I paint. Painting, no, it's not the same with art. Anong gagawin ko habang nagre-painting siya? Eh, magpaint-paint na rin. But I cannot draw, so I do abstracts. Di ba yung mga walang talent, nag-abstract mo lang yan. Yung mga may talent, nag-paint talaga. Para kunwari ko naman. Pag pinapadala ko para i-frame, tatanungin ako na nag-frame, sir, alin dito yung taas at baba? Eh, ko, bahala na kayo. Kung ano na lang tingin nyo, mas maganda, yun na lang susundin ko. Pipirma na lang ako sa baba. Pag tingnan ako, anong ibig sabihin ng painting na to? Ikaw, what do you see? Parang may mga mountain at bird eh. Yun nga yun. It gives me something to do to pass the time away while she's doing something too at home. And at the same time, it gives me, in a way, peace of mind because in the world that I live in, there are so many variables. There are so many uncontrollable factors. But when you paint, you operate within a vacuum. You choose which paint, you follow a line with respect to a particular color. So it somehow reaffirms that at least one aspect of your life or one thing that you're doing, you have absolute and complete control. So it preserves your sanity too. Reading, sir? Do you read a lot? I read what I need to read. I don't read for fun. I taught my kids how to read though because ang paniniwala ko bilang magulang, kung yung mga anak mo, mas mabuti yung pinagsimulan kaysa sa'yo, nagawa mo na yung trabaho mo. I wasn't reading when I was younger, so I obliged them to read. Now they're reading Hardy Boys and Nancy Drew. Hindi nyo nabutan yun. But, sir, if you win VP, how will you manage your time with your kids? I actually have a lot of time in my hands. If you stop going out, if you don't go to occasions that you don't have a role in, you actually have a lot of time. I'll give you an example as a senator. Siguro kaya marami nag-iisip porkit bata, mayabang o hindi nagpupunta dahil mayabang. Actually, hindi. Gusto ko lang manahimik sa mundo ko. If I'm not ninong in a wedding, unless he's really close to me, and by now, all of my friends have gotten married already. Kung hindi naman ako ninong, hindi ako pupunta sa kasal. I'd rather spend time with my kids or stay at home or sleep. With my family too. Every morning, I wake up my kids at 5 a.m. For school. And about at least 3 times a week, I put them to sleep too. They sleep at around 8:30. By that time, nakawin na rin ako from the Senate. Nakawin na rin ako by that time. Any meetings I have, I schedule after that. Sir, so, your, there's enough time. Sir, given that, what's your first and last thought sa isang hanggang? First and last thought? The first thought is the long day I will have as soon as I wake up. And the last thought is I forget everything so that I can sleep. Otherwise, I won't be able to fall asleep. No, seriously. I try to insulate my household and my house from politics, from my work. Di ba ang lungkot naman nun? Sa labas, puro katrabaho. Sa loob ng bahay mo, trabaho pa rin ba? Tama na. That's why Hart and I have an agreement. Lalim ng hugot ha. Hindi siya papasok sa politika. Hindi rin ako papasok as if may pag-asa ako sa showbiz. Para iba yung mundo namin. When she comes home, when I come home, we get to talk about different things. Love advice daw po. Love advice, marami. Kahit yung pinaka-general na lang po for me. Yung pinaka-general, kasi lahat ng crush ko nung high school at college, walang crush sa akin eh. As in, wala. Nakaunang girlfriend ako, third year college, so I don't think I'm a good source when it comes to those things. But only one thing siguro. Pag hindi mo hinahanap, actually, mas dumarating. Pagigil na gigil kang hanapin. Mas hindi o mali, o mali yung dumarating dahil gigil kang makakuha. Pero pag hindi, mas dumarating. That's exactly what happened in the case of Hart.
sa gandang lalaki ng mga ex-boyfriend niya, ba't naman siya papatol sa akin, di ba? Kaya, hindi ko... magandang lalaki ka naman eh. Mamalayo pa rin sa kanila. But the thing is, magandang lalaki lang. Ma'am, turo sa akin yun, ma'am, ng lolo ko. Kung pipili ka ng kaibigan, siguraduhin mo ikaw yung pinakamay itsura. Para kahit na hindi ka gwapo, nakatingin sa'yo. Tingnan mo, ma'am, sino mga friends ko? Siguro yun yung second advice ko. Kung pipili ka ng kaibigan ng at barkada, ikaw na yung pinakaangat. Para kahit nakulang ka o wala, at least paglabas nyo, di ba? Sa inyo, sa'yo nakatingin, angat ka pa rin. Sino ba yung mga friend kanina? Sino yung mga sinabi kong friend kanina? Kakulagot!